nagsacrifice ka na ba? Yan ang tanong ko sa'yo, kapatid. Meron ka na ba sinakripisyo? Or misan konting puyat, ayaw mo na. Konting skip ng meal mo, ayaw mo na. Konting gawa during holiday, ayaw mo na. Konting puyat, ayaw mo na. Para tayo yaman, di ba? Positive Day Believers, this is Dr. Gigi Disunga from Mike and Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga believers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc. Gigi Disunga. And sa lahat ng mga gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB na dyan lang sa paligid. Okay? Alright, so ano nga ba ang mga ginawa at ginagawa ng mga mayayaman na kahit minsan hindi pa natin sinubukan? Alam nyo, meron talaga silang ginawa na hindi natin ginawa. For how many years na tinitingnan natin sila, pinapangarap natin yumaman, tapos hinahangaan natin ibang tao, meron talagang kaibahan eh. Meron silang ginawa. Ako nakita ko yun, ngayon ko na-realize na, oh nga pala no, hindi ko to ginawa long before pa. Ngayon ko pa lang siya ginagawa. Kaya sabi ko, sige, share natin. Pwede natin pag-usapan, di ba? Ano nga ba ang ginagawa ng mga taong mayaman na hindi pa ginawa? Unang-una. Alright, so sa ating lahat, sa lahat ng mga kaibigan natin ngayon, gusto mong yumaman? So subukan natin alamin ang mga ginawa nila. Una, lahat ng mga mayayaman, yumayaman, payaman, sila po ay ito ang actually ang title pala natin, 4M na ginawa nila, okay? 4M na ginawa ng mga mayayaman. Unang M is magbenta, right? So sa lahat ng mga mayaman, yumayaman, payaman, sila po ay nagbenta, right? Nagbenta sila ng anything, something. Nakita mo yung office mate mo na mayaman, medyo angat sa buhay, hindi naglo-loan masyado, merong extra for travel nilang family, nakapagpagawa nito. Alam mo kung anong ginagawa niya? On the side, he or she is selling something. Nagbebenta. So lahat ng mga mayaman, nagbebenta sila. Misan, ayaw natin, di ba? Ayaw natin magbenta. Di ba sabihin natin, ba't ako magbebenta? Why will I sell? Di ba? Why will you sell? Para umaman ka, di ba? So nakita natin ha, sa mga idol natin. Ito sa mga idol ko, dito muna tayo sa Pilipinas, idol na idol ko yan, Chinky Tan. Pero nagbebenta po siya, di ba? Actually, dyan siya nagsimula, nagbenta ng tissue, di ba? So ngayon, nagbebenta siya ng mga books, di ba? So I watch recently his vlog, so yung meron siyang kit, di ba? So he's selling something, di ba? So idol din natin, Arvin Orubia, nagbebenta rin ng book, di ba? So Brother Bo Sanchez, nagbebenta ng libro, di ba? So yung mga international na ano natin, na idol natin, Dan Lok, nagbebenta ng course. Ty Lopez, nagbebenta ng course. Grant Cardone, nagbebenta ng course. And more. So lahat ng mga nakita natin, nagbebenta sila. They are selling something. Ako po, alam nyo, nagsimula akong magbenta 2017 lang. Nabuhay ako 1973. Imagine mo, ilang taon yun? 1973 to 2017. Kayo na po yung mag-add. So doon lang, first time ko lang magbenta, nagbenta ako ng book. So, mapapansin nyo, lahat pala ng yumayaman, book ang unang binebenta. Ay, hindi naman unang binebenta, nagbebenta ng book, di ba? Pag-aralan nga natin minsan yon, okay? So, mayayaman, di ba? Nagbebenta sila. I first sold my book, How to Embrace Transformation. Then after doon, nagbenta tayo ng t-shirt, nagbenta tayo ng mga e-courses. Marami tayong binenta, di ba? John Oranya, nagbenta ng libro. Hi, Sir John, multimillionaire. Di ba? Ma'am Liz Aquino from Amazon Philippines, nagbebenta ng courses. Dearly Plinkim, kababayan natin dito, nagbebenta ng courses. Di ba? So, yung mga mayaman, nagbenta talaga sila. Diba? So, lahat ng mga nakita natin, mga icon magbenta. So, tanong ko sa iyo ngayon, kapatid. Okay? Nagbenta ka na ba? Hanggat hindi ka nagbebenta kahit ano, hindi ka yayaman. So, kahit yung produkto ng kapitbahay mo, subukan mo ibenta. Ibenta mo yung produkto dyan sa palengke, sa kung saan magbenta ka, kapatid. Okay? Unless you do it, you will not get rich, right? So, I'm telling you talaga, okay? So, Doc, ano ba sa pagbebenta? Simple lang naman, di ba? Pag nagbenta ka, kikita ka, it will increase your cash flow. At pag nagbenta ka po, nagbase ka sa income mo sa pagbebenta,
In unlimited yung pwede mong kitain. Diba? Alam naman natin yon. Kung gusto mong kumita ng alimbawa 1,000 isang araw, edi magbenta ka ng 10 item mo na 1,000. O magbenta ka ng 20 item mo na 500. Ganun lang yon. So kung magkano yung gusto mong kitain, yun ang i-compute mo, yun ang products na ibebenta mo or services na ibebenta mo. Okay? So, ano pang hinihintay mo? Magbenta ka na, kapatid. Okay? Alright. So, pangalawa na ginawa ng mga mayayaman na hindi mo pa ginagawa. Eto, lahat ng mga mayayaman, napanood ko na mga vlogs nila. I love watching bibliography ng mga history ng mga mayayaman. Nanonood talaga ako, pinagdaanan nila ano yung mga sikreto nila kasi gusto rin yumaman nito. Okay. Eh kung gusto mong yumaman, manood ka ng mga buhay ng mga mayayaman. Okay, so pangalawa, second M na ginawa nila, magpaturo. So nagpaturo sila. Yung lagi kong binabanggit na may examples, yung mga nakikita natin, mga binanggit ko kanina, lahat na yan, nagpaturo. Dan Locke, nagpaturo kay Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki, maten nga siya ng seminar talaga eh. Tony Robbins, nagpaturo kay Jim Rohn. Madami pa tayong mga idols na nagpaturo. In other words, meron silang mentor, meron silang coach. Willing silang maglaan ng oras. Yung iba, nagbayad pa. Na hindi mo pa ginawa kahit minsan. So, tanong ko sa'yo, nagpa-coach ka na ba? Hindi pa, Dok, eh. O kaya, ano, nintay natin, di ba? Magpa-coach ka na. Huwag ka na manginayan sa babayad mo. What? 3,000, 5,000. So, depende yan, di ba? Pero, tinan mo naman yung pwedeng mangyari. Eh, Dok, bakit ba? Ano bang kahalagaan na nagpapa-coach tayo? Ang ibig lang po sabihin, pag nagpa-coach ka, nagpapag-guide ka, ibig sabihin, alam mo na ang gagawin mo, step 1, step 2, step 3, hindi ka na magsasayang ng time, hindi ka na magsasayang ng pera, tiyak na, you will surely win pag sinunod mo. Kaya, alam nyo, ngayon, ang dami, may mga nag-message sa akin, Dok, salamat ha, naka-build ako ng ganito, naka-ganito ako, so, yun, di ba? So, magpa-mentor ka na, kapatid. Magpa-coach ka na. Hindi ko sinasabi sa akin, anyone na tinitingnan mo, idol mo, na nagtagumpay na sa larangan, na tatahakin mo pa lang, i-message mo na, pwede po ba ako magpa-coach? Right? So yan, ang mga mayaman, nagpa-coach lahat yan, mga mayaman na nakikita natin. May mga coach yan, di ba? Ang dami. Alright? So, number three, na M, na ginawa ng mga mayaman, na hindi mo pa ginagawa, okay? Magtayo o mag-build ng something. Nagtayo sila, lakas loob, buong tapang. With a big heart, with a very courageous heart, itinayo nila yan. Itinayo ang Facebook, itinayo ang Alibaba.com, itinayo ang Amazon. Nag-build ng eroplano, nag-build ng platform, nag-build ng ganitong system. So hindi sila natakot. Hindi sila natatakot sumubok mag-build. They are building something. Meron silang concept. At yung concept nila, alam nilang vision. Alam nila yung pwedeng gawin sa tao. At hindi sila napigilan. So, ang tanong ko sa'yo, are you building something? Or you are an employee of someone who is building something? Yun kasi tayo, di ba? Tumutulong tayo sa nagbi-build. Wala namang masama kasi tumutulong pa rin naman tayo eh. Pero baka meron ka rin gustong itayo, itayo mo. Baka meron ka rin gustong simulan na bago. Baka meron ka rin gustong simulan na software, an app, or something. Diba? So, you do it. Okay? So, simulan mo na, kapatid. Magtayo ka, mag-build ka. Yan ang di mo pa nasusubukan. Kasi diba nga, yung trend kasi natin, mag-aral tayo, tapos magtrabaho tayo, we are helping other people, our government. Tama po, okay lang din naman yun eh. Diba? Kaya lang, kung gusto natin mabago talagang buhay natin, eh magtayo tayo, okay? And pang-apat na M, na ginawa ng mga mayayaman, ginagawa nila na hindi mo pa ginagawa, magsakripisyo, sakripisyo. Lahat ng mga mayaman, ito, naggagawa ako, meron ako isang gagawin vlog. Lahat ng mga natulog sa floor, right? Natulog sa couch. So, ayoko muna magsabi ng example, bubuhin ko muna sila. I'm researching for that para magawa ko yung vlog na yon. Ibig sabihin, halos hindi na sila umuwi.
natulog sila sa office. Halos doon na sila, working 18 hours. Grant Cardone, working for 18 hours a day. Pandemic, nagpapahinga lahat, pero sila nagsasakripisyo. Hindi umuwi, walang ano. Elon Musk, yeah. I remember, napanood ko kapon. Ilang days lang siya nag-day off, for how many years? For how many years silang lang day off niya? 5 days lang ba in a year? I don't know, ganun lang siya. Diba? So, nagsakripisyo sila. Let's sacrifice. Mag-sacrifice ka na ba? Yan ang tanong ko sa'yo, kapatid. Meron ka na ba sinakripisyo? Or misan konting puyat, ayaw mo na. Konting skip ng meal mo, ayaw mo na. Konting gawa during holiday, ayaw mo na. Konting puyat, ayaw mo na. Para tayo yaman, di ba? Nag-multitask ka lang, binigyan ka lang ng additional assignment, ayaw mo na. Nadagdagan lang ng konti yung working hours mo, 30 minutes, masama ng loob. Para tayo yaman, di ba? Konting abala sa Netflix, ayaw mo. Konting abala sa Korean novels, ayaw mo. Konting abala dyan sa pagkakape mo, ayaw mo. Diba? So, paano tayo? Paano tayo yaman? Okay? So, konting hirap, wala na. Diba? Ang tanong pa, yung iba nga, umiyak eh. Ikatanong ko sa'yo, ikaw ba? Naiyak ka na ba? Diba? Umiyak ka na ba sa negosyo mo? Hindi pa. Kung di pa, hindi ka pa magtatagumpay. Ilang iyak? Dok, ilang iyak? Dok, ikaw ba naiyak ka na? Oo, oh, araw-araw kong umiyak sa negosyo ko. Alam niyo kung bakit? Pinagpipray ko kay Lord. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Kagabi lang, ilang beses ako naiyak kasi sa isang team ko, as you know po, meron akong IMG team na isa. I was crying. Sabi ko, Lord, salamat kasi nakita ko yung leaders ko, members ko, maayos sila. Okay? So, by the way, if you want to join ang IMG Rockstar team ko, message lang kayo. And ngayong umaga, naiyak din ako kasi meron kami Exicom sa Rockstar Beauty, yung mga products namin, palabas na. So I cried. Sabi ko, Lord, thank you. Yung iba, iyak ng tingin ko, nagtatagumpay kami. Yung iba, iyak ng sakripisyo. Yung iyak ng sakripisyo, Doc, marami. Madami, di ba? Marami. Madami akong inharap na iyak. Imisan, pag nagmimiti kami ni Sir Harold, I'm crying. So sinasabi ko sa kasi business partner ko naman siya. So, ganun, talagang may sakripisyo, maiyak tayong ilalabas, okay? So, tanong ko sa'yo, naiyak ka na ba? So, hindi pa? So, hindi ka pa yayaman, okay? Alright, so, Gilibers, ayan ang ating mga, yan ginawa ng mga mayaman. Ang challenge ko ngayon, sa'yo, kapatid, gusto mong yumaman? Magbenta ka, alright? Magpaturo ka, magtayo ka ng something, at magsakripisyo ka. Pili ka lang dyan, okay? Laging kasama, syempre, magsakripisyo, okay? Alright, so sana nakatulong ang ating vlog, okay? And please share this video sa lahat ng makibigay natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go!